Hi friends, welcome back to my YouTube channel. I am so excited kasi bukas na yung alis ko papunta sa Armenia. Tomorrow, March 26th is yung flight ko, 5:40 AM. Pero since Abu Dhabi pa yung airport ng flight ko, kailangan kong umalis ng 8 PM mamayang gabi. The airline that I chose for this DIY travel is Wizz Air. Pero available lang kasi siya sa Abu Dhabi International Airport. Nakatira ako sa Al-Riga. So, mamaya ang biyahe ko is metro station from Al-Riga to Jebel Ali. Pagbaba mo ng Jebel Ali metro station, nandun yung IBN Batuta Mall. Outside of the mall, makikita mo yung bus station. And sa bus station na yon, may makikita kang color white and blue na shuttle. Magbabayad ka lang dun sa gilid and yun na yun. Diretso na siya ng Abu Dhabi International Airport, Terminal 1 or Terminal 2. This is vlog number 1 of 3 vlogs kasi hahati-hatiin ko yung per day ko sa Armenia. Solo lang ako magta-travel this time kasi unang-una sa lahat wala akong friends na magta-travel ngayong March. Plus, mas madali kasing magplano ng mga alis-alis pag mag-isa ka lang. But, solo traveling doesn't mean naman na mag-isa ka lang talagang nandun sa lugar. Marami namang mga tour agencies sa Armenia na pwede mong i-hire at bayaran para at least kahit alone ka dun sa pagpunta doon, hindi ka alone mag-iikot dun sa mismong area. Para sa mga interesado na pumunta ng Armenia, ito po yung mga basic requirements na kailangan yung i-prepare before yung flight. Paki-screenshot na lang para ma-save nyo. A few disclaimers with regards to the basic requirements. For passport, kailangan 6 months yung validity from the day of your departure. For people holding a valid UAE residence visa, pwede kayong mag-visa on arrival or pwede rin kayong mag-e-visa sa Armenia website. Your UAE residency visa along with your Emirates ID should be valid again for 6 months prior to departure. The ticket and hotel booking will be discussed sa aking pangatlong vlog, so please make sure to subscribe and click the notification bell. I'm here at Abu Dhabi International Airport. Medyo napaaga ng very light pero at least hindi tayo may iwan ng eroplano. Check-in agad para makatambay na ako sa Al Dhabi Lounge ng Abu Dhabi International Airport. Maganda yung lounge and malaki. Plus, madami siyang perks which includes unlimited food, unlimited drinks whether alcoholic or non-alcoholic, and sa mga coffee lovers dyan, meron silang cafe and you can order all of the coffee na you want to order. Ito yung mga rates ng Al Dhabi Lounge. Meron silang 3 hours and meron din silang 6 hours. In my case, meron kasi akong card. So, if meron kayong titanium card ng Emirates NBD or meron kayong card ng ibang banko, you can check with them if pwede kayong magstay there for free. Nagstay ako sa lounge until 4 AM and then pumunta na ako directly sa gate 7 which is yung gate to Yerevan. Meron akong priority pass
which is kasama sa binayaran ko sa Wizz Air, and I'm going to explain that again dun sa pangatlo kong vlog. But in general, kami yung mga mauunang mag-board ng plane. If you guys want a separate vlog with Wizz Air's tips and tricks para makaiwas sa mga hidden charges and paano makamura sa inyong DIY travel, then comment down below. Sobrang dami kong narinig na negative reviews about Wizz Air na nagka-cancel ng flight, late daw yung lipad, but that did not happen sa flight ko, so thank God na hindi siya nangyari. The flight from Abu Dhabi International Airport to Swartznots International Airport is 3 hours and 20 minutes. In my case, maagang lumipad yung eroplano, so maaga rin kaming nakalapad. Ladies and gentlemen, welcome to Swartznots International Airport in Yerevan, where the local time is 8:42 in the morning. Please remain seated with a seatbelt fastened and keep your carrying items stowed away until the fasten seatbelt sign will be off. Full flight yung plane, so hindi na ako nagtagal and nagpicture-picture. Dumiretso na ako sa passport control para maistampan na agad yung passport ko. Payo lang sa mga kapwa ko kabayan na pupunta ng Armenia, mag-e-visa kayo instead na visa on arrival. Ako kasi nag-e-visa, pero may mga nakita ako dun sa passport control kanina na sobrang tagal, tas hinahanapan pa sila ng passport size na picture. Kaloka. So first things first, kailangan ko magpapalit ng pera at bumili ng SIM card. Pakipost na lang kung magkano yung rate that day and yung presyo ng SIM card. Kumontrata na lang ako ng taxi paglabas ng airport kasi hindi ko pa nada-download ang Yandex Go, which is yung parang Grab nila sa Armenia. Make sure to download it before leaving UAE kasi for me, 3,300 lang yung singil sa Yandex, 7,000 yung binayaran ko sa taxi. Hindi pa oras ng check-in ko, so kumain muna ako dito sa Mayrig, which is 8 to 10 minutes walk away from Republic Square. Umorder ako ng hot chocolate and itong omelette with basturma. Tapos lumipat ako dun sa loob kasi springtime na ng Armenia nung dumating ako, so nalalaglagan ako ng pollen dun sa labas. Ang rating nung hot chocolate is 8 out of 10 and yung omelette with basturma is 5 out of 10 kasi medyo maalat siya na maasim, tapos may itlog, parang medyo confusing yung ano, yung lasa ba. Pero ang recommendation kasi dito is pumunta ng lunch or dinner. So if babalik ako ng Armenia, babalik ako dito ng lunch or dinner. Pakipost na lang ulit para makita nyo kung magkano yung binayaran ko. It's time to go to Republic Square para makapag-picture-picture at makapag-TikTok ako. It's 8 to 10 minutes away from Mayrig, so malapit lang talaga siya. At hindi ako nagkamali sa lugar na pinili ko kasi malinis, malawak, maganda ang architecture at malamig. I'm here in Armenia. Padadating ko lang ng hotel. Ayan, nagtanggap mo lang. Ito yung OOTD ko. So, cargo pants from H&M. Polo. Turtleneck H&M also. Gives for less na ano. Kasi kate ano siya nung puffer jacket ko from Pull&Bear. Na gift. So, tutor ko kayo dun sa place kasi medyo malaki siya. Perfect siya for pag madami kayong magkakaibigan na pupunta or pag family. Game. Joke lang, sa third vlog ko pa yon. Subscribe to my channel para mapanood agad. So, nagpahinga muna ako sa hotel for 2 to 3 hours para makapag-retouch ng sunscreen kasi kahit malamig, tirik pa din yung araw. And now, I'm on my way to Cascade Complex and Cafes John Center for the Arts. Medyo malayo-layo yung lakaran, around 25 to 30 minutes, pero worth it naman kasi maganda siya. Pwede nyo siyang akyatin sa labas through stairs, pero since tamad ako, nag-escalator ako sa loob. So ayan,
bibigyan ko muna kayo ng konting katahimikan para ma-enjoy nyo naman yung view na hindi ako nagsasalita. Kasi kanina pa ako nagvo-voice over eh. Hmm? And I'm back. Taliwas na nakasanayan ko sa UAE, iisa lang yung supermarket dito, tas malayo pa siya dun sa building ng hotel ko. Hindi rin uso sa kanila ang water bottle. So, ito yung mga minsan ang lutang moments ko dahil hindi pa ako nakakainom ng tubig. Itinutulak siya. Itulak mo. Okay? Okay. Hindi na ako nakapag-vlog nung naglalakad ako papunta dito sa Antep, which is yung kinainan ko ng dinner. And kausap ko din kasi si Lola that time. Isa rin ito sa mga highly recommended restaurants in Yerevan, so kailangan ko talaga siyang itry, especially yung pork barbecue nila. Ito nga pala yung mga in-order ko sa Antep. Water is 400 drams. Lentil soup is 1,400 drams. And pork barbecue is 4,800 grams. My rating of Antep would be 7 out of 10. Sobrang sarap ng lentil soup and lahat ng food nila na sinerve is mainit pa. Pero yung pork barbecue nila, pag hindi mataas yung tolerance mo sa alat, medyo maalat siya. 8:30 pa lang pero gusto ko nang umuwi kasi kailangan kong magpahinga. Because tomorrow will be a full day tour with your service. Thank you friends for watching my first Armenia vlog. Please make sure to subscribe and click the notification bell para pag-upload ko ng second video, mapapanood niyo siya agad. Bye! Ano dito? May something. Ayoko, hindi ko kaya.